Hi, guys. Yes. Thank you, Kuya Nelson, for having us. We're sa magkasama. Nang magkasama kasi dati na guest ko na sa podcast si Ruru for Lolong. Pero sabi ko, kailan ko kaya mag-guest si Bianca? And thank you very much. I know yung background nyo ngayon eh nasa taping kayo ng inyong serye. At pinagbigyan nyo ang updated with Nelson Canlas. Kaya maraming salamat sa inyo. Welcome kayo na sa maraming salamat din po. Let's talk about the right one. Kasi nung huli ko kayong nakausap, magte-taping pa lang kayo. And sobra kayong excited because this is going to be the first time na magkasama kayo sa isang project. Pero now it's really happening. Ano ba yung pakiramdam na, you know, na Ruru, kasama mo talaga si Bianca and vice versa sa isang eksena? Sobrang naging vocal din naman ako dun sa... Nung mag-start pa lang kami na hindi ako masyadong komportable nga na makakatrabaho ko si Bianca. I mean, I'm very excited na makatrabaho ko siya, pero yung the fact na makakatrabaho ko siya, parang medyo naglalaro siya sa isip ko kasi syempre, sanay kami na hindi kami magkatrabaho, sanay kami na hindi namin masyado pinag-uusapan yung trabaho. Kumbaga, yung isa't isa yung pinakapahinga namin eh. Every time na tuloy-tuloy yung trabaho namin, kami yung sandala namin pag napapagod kami. Kami yung nagpapalakas sa isa't isa. So, dynamics yung nangyayari ngayon. Kasi doon ko na-realize na, I mean, kung hindi dahil lang sa kung gaano ka-importante sa akin si Bianca, sobrang... Ang sarap sa pakiramdam na katrabaho siya kasi she's very talented, she's very professional, sobrang sarap ka eksena. Ang dami ko agad na pulot na aral mula sa kanya, pagdating sa work ethics niya. So I'm just very grateful na siya yung katrabaho ko ngayon. Itong mga taping days nga namin na nakaraan, we have been surprised by our work together kasi we thought it would be hard. We thought na magiging hadlang yung pagiging together namin in real life. And it turned out na actually it has been helping us so much. Siguro we have that pressure nga of working with each other that pushes us to be better for each other sa trabaho. Oo. Mm-hmm. So we're so happy na so far we bring out the best in each other. Mm-mm. Alam mo, may nagpadala sa akin ng clip, no? Yung eksena ninyo ay wedding scene. Ang napansin ko noon, si Ruru naluha. Totoo ba yung iyak mo doon? Kasi yun yung sinasabi ng mga Marites eh, na iyak ka raw na totoo. Siguro naging mas totoo siya kasi si Bianca yung nakikita ko sa harapan ko. Si Bianca yung dun sa eksena. So, kaya sobrang mabilis ako na apektuhan sa eksena kasi syempre iba na yung connection namin dalawa. Parang alam mo yun, yung time na naglalakad siya, sabi ko, grabe, napakaganda nitong babaeng to. Parang first time ko siya makita na naka-wedding gown, no? Of course, na para sa wow, kung ito yung babae na makakasama ko habang buhay, why not? Diba? Talaga pangarapin ng lahat ng lalaki. Mm-mm. And Ruru, ikaw ah, ibabato ko sa iyo yung next question ah. Sabi ko, nagulat ako nung nalaman ko, parang nag-take 4 yung kiss ninyo doon sa wedding scene. Totoo ba to? Take 4 ba? Take 3? Parang, well, nagulat nga rin kami na habang binabasa namin yung script, may mga kissing scenes agad. So... Kasi namin maging magical yung bawat kissing scenes na gagawin namin. Iba-iba yung klase ng pagka-kiss namin dun sa iba't ibang klaseng eksena na yon. So, gusto namin maging perfect. Gusto namin, kasi first time kami makikita ng tao na magkikiss. So, talagang pinaghandaan namin ng gusto. Kahit na maganda na yung take one, sabi ko, Derek, baka pwede nating ulitin. Kasi parang may mas igaganda pa. Che! Pero hindi po discard yun. Hindi, feeling ko naman din talaga, to give it to you, yung pagiging perfectionist mo sa lolong, nadala mo siguro dito.
Pero sa bawat eksena lang po na ginagawa kasi syempre first project namin together ni Bianca. So, of course, gusto po namin na maging special po itong project na ito. We don't know kung kailan po ulit kami magkakatrabaho after this. So, gusto namin i-cherish yung every single scenes na ginagawa namin. Kasi ganun siya ka-special sa amin dalawa yung proyekto po na ito. Pero Bianca, this is the first time na nakita ka tayo na sobrang glammed up. Okay, honestly, naiilang ako at first kasi sanay ako na umaarte ako na textured yung itsura ko, na alam kong mahirap ako, na ang bigat nung pinanggagalingan physically. But now, it's my first ever role na actually mayaman, glamorous life, na sa bawat eksena, iba-iba pa yung ayos ko. Not like before, for example, if I compare to Sahaya, bihira lang mag-ayos, ni halos wala nang ligo kasi puro dagat, may ganun. So ang laking difference and bagong experience din for me na, oh my gosh, ang ayos-ayos ko. Ito yung show na talagang alam kong ang ayos ng itsura ko, yung mukha ko naligo. Pagka nakita niyo ibang characters din ng The Right One, makikita mo na may kanya-kanya silang ano ba, may kanya-kanya silang aura, may kanya-kanya silang dating. Malaking factor din yung styling, yung itsura namin, yung look namin every time na nasa set kami. Bianca, kausap ko nung isang araw naman si Mikey at saka si Paul, ano, sobra daw silang, well, pressured and excited kasi mga barkada nila yung katrabaho nila. Kasi yun nga yung na-realize, it's also a different experience working with people who you are very comfortable with, in fact, who are family to you with. So, it's another journey, I guess, yung experience na akala namin masyado kaming komportable, masyado kaming friends to be able to work with each other. But so that is what we agreed upon, na hindi kami magko-compete against each other. We have to get over this show and be able to do it successfully by being competitive together para mapakita namin na hindi sayang yung material and that we are worth casting for this project. Naku, lalo akong na-excite sa The Right One dahil having the four of you, of course, you have also Lotlot and Monching there na talagang top-notch talaga yung cast nito and it's really very exciting. Now guys, let's get personal. Uy! Magre-reveal lang ako kasi doon sa ano, doon sa huli kong interview kay Ruru doon sa podcast, inamin niya na tropang Pochi days pa lang nakita ka na raw niya sa school. Alam mo yung story na yun, Bianca? Yes. Pero for sure, di niya ako natatandaan. Hindi ko siya natatandaan. Ibang-iba pa itsura. But I remember that day. Actually, that was the first time na nakita ko siya sa personal. I mean, papanood ko siya before sa Tropang Pochi. Pero syempre, nung time na yun, parang pagka nanonood ka ng TV, hindi mo naman yung tipong crush ko to or ano. Diba? Kasi syempre, pambata yung show na yun. Talagang hindi mo isipin na magkakagusto ka. Pero nung nakita ko siya sa personal, kung gaano siya kaganda, kasimple, yung tipong doon talaga ako nagulat. So sabi ko nga, sabi ko, ganda-ganda na itong babae na ito. At sana, hopefully, someday makatrabaho ko siya. Parang ganun yung iniisip ko dahil pangarap ko na maging artista noon pa lang. Pero si Bianca, no? I mean, I've known Bianca since childhood days pa lang niya. At talagang sobra siyang nag-bloom in the last 5 years. Diba? I mean, ako, that's my personal take. Kasi ako nagulat din ako na parang nag-bloom na yung bata, grabe. Hindi yata ano, hindi yata dumaan sa awkward stage si Bianca eh, no? Awkward stage. Wala. 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 Wala talaga. Wala, you're outnumbered, Bianca. Sorry. Pero, of course, nag-meet na kayo nung sa GMA na. And, ano ba yung first impression nyo sa isa't isa? Ako mahangin. Alam naman niya yun. My first impression to him was
Bangas. Alam mo, hindi ko talaga hindi ko mapigilan tumawa kasi 'di ba parang Ru, maraming ganyan eh, 'di ba? Maraming ganyan ng first impression sa iyo. Yes. Kasi kita nila na parang the way ako makipag-usap, the way ako pumorma. Yeah, and si Ruru kasi he's very, very confident with himself. Lalo na dati, nung when he was younger. As in, yeah. Wow. Wala akong kahihiyan sa katawan kahit na alam ko sa sarili ko na dapat ako mahiya. Kuya Nelson, yung confidence niya kasi can... For people who don't know him, it can easily be misinterpreted as yabang. But when people do know him, yung confidence niya comes from really just good intentions and he wants to connect with people. Kasi sobrang outgoing si Ruru and sobrang extrovert. Ikaw naman, Ruru, ano ang first impression mo kay Bianca? Siyempre, iba na yung nakita mo nung nakita na kayo sa backstage ng GMA. First impression naman ng lahat ng tao kay Bianca. Masungit talaga, mataray, hindi namamansin. To the point na di mo alam kung dapat mo ban lapitan. I mean, hanggang ngayon naman eh. Pagka kunyari magkasama kami sa labas, parang... madalas na nahihiya yung mga tao na lumapit sa kanya kasi siguro dahil sa itsura niya. Pero once na sapin siya na merong tao na maglalakas loob na kunyari magpa-picture sa kanya, mas mararamdaman mo yung init ng pagtanggap niya sa'yo. So, I guess yun din yung nangyari sa akin nung una. I mean, for the longest time, I worked with her when I was 14. Bata pa si Bianca, I guess, mga 12 pa lang siya nun sa parowa. Parang never kami nag-usap. Dahil nga nasusungitan ako sa kanya, tapos siya siguro naaangasan siya sa akin. And then nag-usap lang kami nung time na Sunday pinasaya na. After, I think, 5 years after. Wow! Mga ganyan. Na kami nagkaroon ng conversation na medyo mahaba-haba. Was there connection nung first time kayong nag-usap? Ako... I didn't expect na meron kasi for the longest time hindi ko siya naririnig magsalita eh. Parang sabi ko, ano ba boses ni Bianca? Hindi ko kasi siya naririnig. Parang naririnig ko lang siya na pagka nakasalang na sa stage or di kaya na nakasalang na sa set. Pero pagka walang camera, hindi ko siya naririnig magsalita. Ako, ang personal take ko dyan ha, although hindi ko naman talaga nakitang nagsungit si Bianca ever, kahit na nung bata pa siya, kahit na nung ano, she was always nice to everyone. Pero ang feeling ko kasi parang defense mechanism niya yung sungit para nature. Kasi tama ba ako, Bianca, mahihiyain ka talaga in real life? Yes, that's true. So I do think it a defense mechanism to pretend that I can exude confidence when it really doesn't work. Hindi kasi ako marunong mag-first move. Nelson, hindi ako marunong, paano ba? Sobrang introvert ko, hindi ako marunong lumapit sa tao. And hindi ko intention na magsungit. It's more of like, hindi ko lang talaga alam kung paano ko i-insist yung conversation. Or mag-start ng conversation. So, malaking factor din dun sa interpretation sa akin ng tao, yung features ko rin kasi I know that my features are very strong. Sharp and strong. So, tapos tahimik pa, bihira pa ako magsalita. So, I think that's what makes them think na parang ang taray naman ito. Yeah. Pero hindi talaga. It's just my features and hindi ko lang talaga alam kung paano lumabit. But ngayon, I guess malaki yung transformation ni Bianca kasi even me, nagugulat din ako. Like, pagka nasa labas kami or ngayon na nakatrabaho ko na siya, na siya yung unang lalapit sa tao. Siya yung mag-hi, siya yung mag-good morning, siya yung babate. Na dati, sa pagkakatanda ko, di ko siya nakikitang gano'n. Nahihiya siya. Right. Ngayon parang siguro yung confidence mo din, parang mas alam mo na yung sarili, mas kilala mo na yung sarili mo ngayon. Okay, that's true. Na alam mo na kung paano lumapit sa tao. Mm-hmm.
Pero ako ah, ito lang sa akin lang din. Simula nung naging once you had each other in your lives, dun ko nakitang nag-bloom si Bianca. Wow. Oh, so, yun alaga Ruru. Ruru. Hindi, kasi nga ano mas ano siya eh, mas warm, mas yung alam mong confident na siya. Para I don't know. Siguro it also goes with maturity, ano. And syempre, sabi mo nga yung alagang Ruru. We'll go to the meatier questions now. Okay, let's talk about meatier questions. The things you do for love. Okay. Bianca, totoo, I mean, totoo ba na you converted to Ruru's religion because of Ruru? Okay. A very wonderful question, Rian Nelson. I think it is an intriguing one that everyone wants an answer to. First of all, yes, isa na po akong ganap na Iglesia ni Cristo. But I don't think I would have it fall under the category of things you do for love, or these things that I do for love. Kasi yung pagiging Iglesia, yung pag-convert ko is something that is very personal to me. It is a personal choice and not a choice I made just because in love ako sa isang tao. I have been alone for how many years, and I knew at some point na I wanted something for myself na hindi mawawala, and I knew that it wasn't something that was materialistic. But then I realized it was my 20th birthday. Sabi ko, maybe it's my faith. Because I knew that God has always been in my life. He has always guided me. He has always been with me, holding my hand. Hindi niya ako pinabayaan, even though I wasn't this close to Him. And alam kong marami rin akong mga pagkakamali noon sa Kanya. And when I discovered my faith, which is, that is where Ruru comes in, because hindi dahil sa Kanya kaya ako nag-convert, pero naging instrumento siya para maipakilala sa akin yung religion at maipakita sa akin yung daan kung saan tinawag ako para mapalapit ako sa Diyos. Grabe, isa lang ang masasabi ko dyan. My baby has grown. I'm happy to make you proud. Okay. Eto ah, dahil magaling ka sumagot na ngayon, sagutin mo tong next question. Ru, wag ka muna makinig. Okay lang, no problem. Recently, nag-guest si Miguel Tan Felix sa, of course, sa Fast Talk with Boy Abunda. And nabanggit niya yung naging relationship niyo. Do you have any comments? I don't think I have any comments, kasi honestly, I saw his interview and what he said, kasi syempre fans, alam mo naman yung mga fans, ang bilis mag-pick up and they would repost clips and have their comments about it. Pero that part where he talked about the both of us, I actually have nothing to say. Actually, partly nga eh, mas I felt happiness pa for him, because finally he was able to talk about what happened to us, na it was an issue that was never talked about, really. It was never parang walang assurance at all sa mga tao kung ano ba talaga yung nangyari. And I think by his answer to that question about us, it answered so many delusions and ano, mga ganyan, yung mga unanswered questions. Mga theories ng mga fans noon. I have nothing else to say, kasi I think I would answer the same thing, na totoo naman eh lahat ng sinabi niya. So are you friends with Miguel ngayon? Well, of course I couldn't say that we are friends kasi not as barkada friends, but we are friends sa loob ng network, and we don't really see each other that often. So, nagkakabatian. And he, as, paano ba? When, kung pag-uusapan naman talaga yung naging journey din namin together, hindi rin naman talaga may pagkakaila na naging parte kami ng career ng isa't isa. And I don't think that I'm that person who could say na talagang
hindi ko bibilangin yun or hindi kasama sa kwento ko yun because it is for how many years and it's disrespectful naman din to him na i-disregard yung presence niya. So I have nothing against him talaga. It's more of, I'm just happy we both have our own lives, our own partners. We both have grown. He has grown and I think it shows so much in that interview kasi ako sign that you have matured enough, have moved on, and are better today is when you are able to talk about issues from your past. Okay, I'll wrap this up by, kasi meron kaming ano rito segment that's called Ask Nelson. And you can freely ask me anything that you wanted to ask me, anything. Sino yung pinaka-attitude na interview mo? Papangalanan ko ba, charot? Sino yung tipong pagka sinabi sa'yo na interview mo, sinasabi mo na wag? Ha? Local ba? Wag na nating pangalanan kasi basta ang importante, pag sinabi sa akin Ruru at saka Bianca, game ako kahit madaling araw. Pero meron. Bianca, ikaw. Ang nagawa niya? Ano? Ano yung nagawa niya? Pinaghintay niya ako ng 4 hours. Oh. Okay. Shucks, ano kaya ang maganda yung question? Anything. Ang ganda ng opportunity. Anything personal, anything. Would you be there at our wedding? I will force myself to be at your wedding. My question is, if you weren't the interviewer that you are today, the anchor that you are today, what would you be standing for? Well, I'll stand for a lot of rights. Marami ano ko eh, ma'am, even the smallest nga na yung traffic violation pag may nakikita ko when I'm driving, hindi kaya ng utak ko na gagalit ako talaga. Kasi parang ayoko ng may taong nanlalamang. Okay. Yung mga ayoko ng taong may taong nalalamangan. Because all my life, parang ang feeling ko ganun ako eh, nalalamangan ako masyado when I was younger. So, yun. I'd probably, ngayon kasi pag may mga tao na yung humihingi sa akin ng tulong that, you know, for a certain campaign, that, you know, they stand for something, I cannot put myself to saying no. Lalo na kung alam ko yung malaki yung cost, malaki yung pinaglalaban nila. And alam ko na parang somehow my voice will be a good addition to yung kung whatever cause they have. Name it LGBT rights, animal welfare rights. I'll probably be working with a lot of yung groups that na yung mga advocacies. Kasi bago ako naging kasama sa media, I was working yung reproductive health NGO. And maraming pumapasok na women's rights doon, reproductive health, mga campaigns nila. And I was really happy with it. And until sabi ko, I think may calling na mas malaki sa akin. And yun nga, gusto kong pumasok sa media. And eto na ako. Ayan. Oh, thank you very much. Question. Number one. I hope to see you guys very soon. I hope makabisita ako sa The Right One, sa set ng The Right One, ano? At makita ko kayo yung working dynamics na pinagmamalaki nyo. Yes, dapat makadalo ka po. I love you both. Thank you very much. I love you.